Kumusta mga bro? Nandito tayo ngayon sa Desk Marketing or Yamaha One. Located yan dito sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda, or Mock City. Sa mga gustong mag-inquire, pwede kayong pumunta rito. Pwede rin kayong tumawag sa contact number nila na nasa screen. At pwede rin kayong mag-chat sa Facebook page nila. Search nyo lang yung ipa-flash ko sa screen. Ang motor natin ngayon ay ang Yamaha Miu Gear 125. Ito ang pinaka-latest na labas ni Yamaha sa 125 scooter category nila. Meron itong dalawang variants, isang standard kagaya ng nasa harap natin ngayon, at ang isa naman ay ang S version na merong stop and start system. So yun, ikutan na natin to mga bro. Magsimula tayo dito sa headlight. Nakahiwalay yung low beam tsaka high beam niya. Pero parehas ng naka-LED yung dalawang yan. Except dito sa park light or sa DRL niya. Pero madali naman tong palitan, pwede nyo namang lagyan niya ng T10 or T15 na LED. Sa taas ng headlight, black yung kulay ng cover niya dito. Tapos meron siyang gel type emblem na may nakalagay na gear. Sa front cover ng manibela niya, plain lang yung design. Meron lang ulit siyang gel type emblem dito na may nakalagay na blue core. Nandito naman sa baba yung signal lights niya mga bro. Bulb type yan, hindi LED. Pero madali lang din naman palitan yan kung gugustuhin nyo. Nandito lang din malapit sa signal light yung kanyang busina. Yung puti-puti na yan, dumi lang yan. Konting linis lang katapat dyan. Ito yung front fender niya mga bro. Same color lang sa body. And sa T-post yan nakamount. Dito, naka-alloy mags na. Ito yung disc para sa brake niya. Tapos naka-single path piston caliper. Sa suspension naman, naka-telescopic fork si gear. Ang brand ng stock na gulong ay IRC. Then yung sukat naman, 80x80 R14. Tubeless na rin to mga bro. Ito yung side view niya mga bro, dito sa harapan. Meron siyang sticker dito na may nakalagay na Miu Gear. Tapos merong gel type emblem dito na logo ng Yamaha. Sa part na to, meron na siyang anti-scratch protection. Isa yan sa mga features na in-apply ni Yamaha kay Miu Gear. Sobrang ganda ng feature na yon, lalo na sa part na to. Kasi ito yung madalas natatamaan lalo na kapag tumatakbo kayo. Medyo nakausli rin yung lens ng signal lights niya, which is okay din para visible siya kahit papano sa mga nasa side mo. Dito naman tayo, ito yung stepboard niya mga bro. So far, sa lahat ng nakita kong stepboard, ito yung pinakamaganda. Napaka-premium niya tignan, sarap niya ring hawakan, and maganda yung grip niya sa paa. At okay na okay din yung space niya. Ang tawag naman ni Yamaha sa part na to ay rider side back step. Pero para saan ba to? So, ang purpose nito mga bro is para meron pa rin kayong apakan in case marami kayong dala na nakalagay dito sa mismong stepboard niya. Madalas kasing ginagawa natin kapag may dala tayo, dito na lang tayo umaapak sa footrest ng angkas. So, paano pag may angkas ka, di ba? Dito kay gear, kahit may sakay ka, meron ka pa rin apakan kapag walang space yung stepboard mo. Sa gilid ng stepboard, meron siyang nakalagay na side protection. Ito naman yung side stand niya at yung center stand. Sa side cover naman, wala siyang decals para sa kulay na to. Meron lang siyang sticker ni Yamaha dito sa gilid. Ito naman yung airbox niya mga bro. Then dito sa baba, ito yung crankcase cover. Matte yung kulay niya. Mas prefer ko to kasi mas bagay siya sa airbox. And then meron siyang kickstart. So sa mga may ayaw ng walang kickstart, magandang option to si gear. Dito kayo maglalagay ng gear oil. At naka drum brake si gear dito sa likod. Dito kayo mag-a-adjust kung gusto nyo higpitan or luwagan yung brakes nyo. Air-cooled si gear. At ito yung fan niya. Yung cover nito, merong extension dito sa baba. At natatakpan din niya yung elbow para sa tambucho. Ito naman yung dipstick. At dito rin kayo magsasali ng engine oil nyo. Ito naman yung heat guard niya mga bro. Buong tambucho yung natatakpan niya. Dito sa side na to mo lang makikita yung tambucho niya. At ayan yung muffler tip.
IRC pa rin yung brand ng gulong niya dito sa likod. Tubeless din. At ang sukat naman ay 100 by 70 R14. Naka-monoshock si gear dito sa likod. At non-adjustable to, mga bro. Lipat naman tayo dito sa taillight niya. Naka-bug type yung brake light ni gear. Ganon din dito sa signal lights niya. Sa baba ng brake light, meron siyang reflector. Ito yung plate holder niya. At yung buong rear fender. Sa upuan naman ni gear, malambot naman siya. Okay din yung seat material. Hindi naman siya madulas. At meron siyang mga stitching dito. Pagbukas mo ng upuan, ito yung makikita mo. Andito yung tangke niya. At meron tong capacity na 4.2 liters. Dito sa storage, ito yung manual niya. Tapos isang Phillips screw. Then ito yung cover para sa battery niya. Yan, ito yung kanyang battery. Wala akong eksaktong measurement para sa storage niya. Pero kita nyo naman yung space. Hindi to malalagyan ng helmet kahit half face. Pero marami ka pa namang malalagay dito. Like maliliit na gamit or yung kapote mo. Jacket, sakto rin dito. At kung di mo naman trip, dalhin yung helmet mo kapag nagpark ka. Meron naman siyang helmet hook dito na dalawa. So pwede mo isabit dito yung helmet mo. Sa kabilang side ng upuan, eto siya. Meron ka lang ditong lalagyan ng Phillips screw mo. Tignan naman natin kung gaano kalalim yung side pocket niya. So hanggang dito siya, mga bro. Nagustuhan ko rin tong hook niya kasi pwede mo siyang i-fold kapag di mo siya ginagamit. At meron din siyang lock kaya hindi basta-bastang malalaglag yung dala nyo. Meron din siyang built-in na 12 volt socket. Pwede na kayong mag-charge dito. Bibili lang kayo ng adapter para pwede kayong magsaksak ng USB cable. Sa right side, wala siyang kahit anong storage dito. Ito yung susi ni Mio Gear. Kamukha niya yung susi ng M3 or ng Mio I125. Then, ito yung pangsara or pangbukas ng shutter lock niya. Sa manibela na tayo, ito yung POV mo kapag nakasakay ka kay gear. Ito yung hand grip niya. Then, meron siyang plastic na bar end. Tapos, yung brake lever para sa likod. Meron din tong hand brake or brake lock. Malaking tulong to in case kailangan mong huminto. Tapos, uphill or downhill yung kalsada. Pwede mo tong gamitin para hindi ka laging nakahawak sa brake mo. Para ma-unlock yan, pipigain mo lang yung brake lever. And then, good to go ka na ulit. Ito yung side mirror niya. Dahon type yung tawag nila dito. At gusto ko na yung stem niya ngayon. Hindi na katulad dati na sobrang haba. Kaya laging tumatama sa mga side mirror ng ibang sasakyan. Ito ngayon, naka short stem na siya. Sa switches, ito yung para sa high and low beam niya. Sa baba, ito yung para sa signal lights. At ito naman yung sa busina. Sa kabila, ito yung hand grip, bar end, brake lever para sa harap na brake, side mirror. May built-in hazard na rin pala to. At ito yung switch niya. Sa baba, ito yung push start. Yung slot naman na to, ito yung para sa stop and start system. So since standard version to, hindi siya equipped ng feature na yon. So kung gusto mo nun, ang dapat mong kunin ay yung Mio Gear S. Lastly, dito na tayo sa panel gauge niya. So hindi pa to digital. Ito yung speedometer niya. Tapos yung odometer, fuel gauge, turn signal indicators, high beam indicator, at yung check engine indicator. Tapos meron siyang maliit na logo dito ni Yamaha. Usapang presyo naman tayo. Ang SRP ng standard version ni Mio Gear 125 ay 80,000 pesos. Ang down payment niya ay 5,500. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran niyo buwan-buwan ay 3,573. Sa 24 months or 2 years,
4,608. Sa 12 months naman or 1 year, 7,712. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200 pesos. Sa requirements naman, para sa mga applicants, magdadala lang kayo ng dalawang 2x2 ID picture, tatlong photocopy ng driver's license nyo, tag-iisang photocopy ng dalawang valid IDs, at LTO client number or client ID. Para naman sa co-maker nyo, dalawang photocopy ng isang valid ID. At doon nagtatapos ang ating walk-around review kay Yamaha Mio Gear 125. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi niyo sa motor na to. At kung mahilig kayong manood ng mga reviews ng mga motor, pwede niyong bisitahin yung channel natin. Pwede rin kayong mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong uploads natin. At yun mga bro, maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. And sa susunod ulit.